What if niloko ka ng partner mo? Ano ang gagawin mo? Alam mo ba yung pakiramdam na buong buo yung pagtitiwala mo sa kanya? Pero pagtataksilan ka lang pala niya. Hindi niya pinahalagahan ang tiwala mo sa kanya at pinili niyang sumama sa iba. Napakasimpleng paraan lamang ang dapat mong gawin kapag nangyari ito sa iyo. Gusto kong itatak mo sa isip mong hindi na may babalik ng salitang sorry ang nawasak o nasirang tiwala. Ganito ang gawin mo, boss. Huwag na huwag mo siyang bibigyan ng pagkakataong mamili sa pagitan mo at ng taong nilandi niya na wala kang kaalam-alam. Turuan mo siya ng isang lesson na ang pagtataksil ay hindi lang basta isang laro, na kung saan ang manluloko ang may karapatan pang mamili kung saan siya mas mananalo. Nagloko siya, kaya dapat alam niya ang magiging epekto nito at haharapin niya ang sugat na nararamdaman mo. Ikaw dapat na niloko ang may karapatang mamili. Ikaw ang biktima, kaya ikaw ang magpapasya sa kung ano ang dapat na mangyari. Ikaw yung mamimili sa dalawang bagay, kung ipaglalaban mo pa ba yung taong nanloko sa'yo at ipagpapatuloy pa kung anong mayroon sa inyo o bibitawan mo na siya. Lalayo at kakalimutan na dahil kinaya niyang sumaya sa piling ng iba nang wala kang kaalam-alam. Tandaan mo, boss, ang jowa mong nagluko ay hindi yan nag-alin lang ang lukuhin ka at piliing maging masaya sa piling ng iba nang dahil lamang sa simpleng dahilan. Sa tingin mo, inisip ba niya bago siya magluko kung ano ang iyong sakit na mararamdaman? Lalo na kapag nalaman mo ang kanyang ginagawang panluloko? Hindi niya man lang inisip na habang sumasaya siya sa iba, unti-unti niya rin winawasak ang tiwala at pagmamahal mo sa kanya. Alam mo, walang valid reason pagdating sa panluloko. Ika nga ng marami, cheating is a choice. At never naging pagkakamali ang panluloko dahil ginusto rin ito ng isang tao. Tandaan mo yan. At kung nakarelate ka sa ating video, huwag mong kakalimutang i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat ka. God bless.